Magandang araw aking mga padawan. Welcome sa ating vlog tungkol sa 16 kilowatt solar installation sa Palawan. Siyempre ay sasakay tayo ng aeroplano at dito ay makikita-kita tayo mga LPP team. Ano? Inaantay ko sila Sir Edwin na makikita nyo mamaya-maya. At saka si DJ. Ayan si Sir Ed yung may hawak na mobile phone at naman si DJ yung may mask na puti. Tapos nakapag-take off po kami at sa awa ng Diyos ay maayos naman yung aming biyahe. Ano? Isang oras at 25 minutos na smooth flight, walang turbulence. Sa makatuwid kami ay nakapag-touchdown ng maayos. Salamat at sa grasya ng Diyos. Yan si Sir Edwin. At hindi ko alam kung sinong kinukuna ng mamang yon. Kung ako ba o yung pangalan ng airport ng Puerto Princesa. Tumuloy po kami sa arrival para kunin yung bagahe ni Sir Ed. Mga tools, ano? At hindi dyan nagtapos ang aming biyahe. Meron pa kaming 3 oras at kalahati papuntang installation site. Kung gusto nyo magpa-troubleshoot o magpa-install ng solar, kontakin nyo lang po ako sa aking YouTube email o di kaya sa aking Facebook Messenger. So dumating kami sa installation site, napakagabi na at madilim na madilim. Yan po ang aming tinutulugan. At yan naman ang power room kung saan ay temporary nag-install kami ng setup para magkailaw lang sa resort. Dahil yung kanilang dating setup ay hindi na gumagana. May imagine nyo kung gaano kadilim ang lugar na ito kung walang ilaw, ano? At ito yung setup na sinasabi kong temporary. Isang Deye na 8 kilowatts at Blue Carbon na 200 amp hours. Sa sobrang kalat na pag-installan namin ay pinaligpit ko muna si TJ. Pero sa sobrang init naman, kaya siya ay nakahuban. Ipagpaumanhin po ninyo. Talaga namang napakainit sa lugar na yan. At kinabukasan ay ipinalatag ko agad ang mga solar panel para magkarga naman yung aming temporary setup. Yung mga panel po ay nakapatong sa kawayan. Kaya hindi po yan nakalatag sa mismong buhangin at nakapag-ventilate po siya, no? Makikita nyo rin yung mga butas-butas dyan sa buhangin. Yan po ay para sa ating ground mount na ang usapan namin sa kliyente ay dapat bago may pumunta dyan ay tapos na yung ground mount. Pero noong pagdating namin, nasurpresa po kami. Pero may mga pangyayari talagang ganito na hindi maasahan. Ayan po si Sir Edwin, gumagawa na sarili yung documentation. At yun naman ay kumuha kami ng mga ilang tauhan para gumawa sa mga task na ganito tulad ng pagbaklas ng existing na solar panel. Dahil yan po ay ililipat natin sa ating ground mount. At ang namumuno dyan sa assignment na yan ay si DJ yun, kumakaway-kaway. At kung mapapansin ninyo, ang mga solar panel sa bubong na yan ay hindi pa nakakatanggap na sinag ng araw. Samantalang doon sa pinaglatagan natin na pwesto na buhangin, ay nagsisimula na magkarga ang mga solar panel sa baterya. Kaya minarapat namin na gawing ground mount ang patungan ng mga solar panel. Ang gandang panoorin ng mga short clips, video at saka slides na para bagang ang lahat ay walang problema, ano? Pero ang katotohanan yan ay nagkaroon kami ng challenge. Isang mabigat na challenge dahil malapit na ang pagbalik namin sa Puerto Princesa para sa aming flight back to Manila. Pero ang aming ground mount
ay hindi pa rin tapos. Kung kaya naman, apektado na ako at nag-iisip na rin ako na magpalamig muna. Pumunta muna ako sa tabing dagat para makalanghap ng preskong simoy ng hangin. At kinausap ko ang taong in charge sa kontrata ng paggawa ng ground mount. At sinabihan ko siya na kailangan natin tapusin to bago kami bumalik ng Puerto Princesa. At pagkatapos niya ay agad namin ikinabit ang mga solar panel. At inabot po kami ng gabi dito. Ako na mismo ang nanguna sa pagkabit para lang matapos. Dahil sa loob ng power room ay ready na po ang lahat doon. Wala na po kami inaalala kundi ang ground mount na lang para sa mga solar panel. Kinabukasan, matapos kong magkape, ay ginawa ko kaagad yung mga kable ng solar panel. Kaagad ko itong ikonekta at ito ay dalawang strings para tig-isa ang ating dalawang Deye na 8 kilowatt inverter. At kung makikita nyo, medyo malinis-linis na ang kable dito. No? Okay na siyang tingnan. Pero mas luminis pa yan ng konti noong inayos ko pa at pinasandahan ko ng isang beses pa. At dito sa pagkakataong ito ay medyo nakangiti-ngiti na ako. Magaang na sa loob. Kasi ito yung araw na pabalik na kami ng Puerto Princesa. At kapag hindi namin natapos ito, yung aming ticket sa aeroplano ay mababaliwala at mapipilitan kaming pumili ulit ng bago. At hindi mura ang ticket sa aeroplano ngayon o sa panahon na yan. Kung kaya naman dito ay makikita nyo, iba na yung aking aura. Natapos namin ang paglinya ng mga solar panel sa power room at yung switch na yan ay yan ang ating papunta sa Deye kung sakaling magkakaroon sila. No? Ito naman ang itsura ng setup. Dalawang blue carbon na 200 amp hour, 48 volts at saka dalawang 8 kilowatt Deye inverter. Dati-dati dito nakalagay yung kanilang lumang setup pero pinaalis ng kliyente. At ang natitira na lang dyan ay yung mga lead acid batteries na di na rin mapapakinabangan. Ito ang dating setup ng ating kliyente at ipapakita ko rin sa inyo ang bagong setup.